Praise God. Manatili tayo na kayo, mga kapatid. At samahan niyo ako sa paghingi ng paggabay sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay imuko at manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, sa araw na to, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Lord God. At patuloy kami nagpapasalamat at tinataas ang aming mga buhay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to na binigay niyo sa amin upang muli kami magkasalo-salo at mag-aralan at magpalakasan, Panginoon, Lord God, sa inyong mga banal na salita. Nawa kayo ang mapuri, kayong madakila sa araw na to na ginagawa naming paglilingkod sa inyo, Panginoon, Lord God. At napakabuti nyo sa amin, Panginoon, para muli kaming tanggapin bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagbibigay ng pagpapala, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi po sa mga pagkain spiritual na alam namin to importante sa ang mga buhay. Patuloy nyo kaming linisin, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa inyo. Gamitin nyo, Ama, ang iyong abang lingkod nito na maging daluyan lamang ng inyong mga banal salita at patuloy po kong hangingi ng paumanhin kung sa aking mga hindi karapat-dapat na mabanggit sa pulpito nito, Panginoon Lord God. At tago nyo po ako sa inyong likuran at nawa ang bawat masambit sa pulpito nito, Panginoon Lord God, nawa may tanim sa mga puso ng aking mga kapatid at sa aking Panginoon Lord God ang bawat banal niyong salita at may pamuhay namin ayon sa inyong kalooban, Panginoon Lord God. Muli, Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan butong niyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Palakpakan po natin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James 1:16. James 1:16. Ang sabi, James. Sorry, mga kapatid. James 1:6 pala. 1:6. Ang sabi, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wedge of the sea, driven with the wind and tossed. At pwede na po tayo mo po, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, nais ko rin na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon at sa mga nakaraang araw, yung patotoo ng ating kapatid na nasabi niya ay mga pagpapala ng Diyos, bagamat kami ay iisang kumpanya at karapat-dapat lamang na ako rin po ay kailangan ibalik ang pasasalamat sa ating Panginoon na sabi nga, maliit man yan, malaki, gaano man katiting yan, ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Alam natin na nakabubuti sa atin. At binabalik ko ang pasasalamat nga sa mga hindi namin ini-expect. Bagamat sabi nga, ayaw kong mag-expect din kahit na may mga sulat na dumating na hanggat hindi ko nahawakan o nakikita o naabot o pumasok yung ganong pagpapala, ay ko muna nga, pangunahan, sabi ko, kailangan nandun na muna bago ipasalamat sa ating Panginoon. Bagamat alam ko sa loob-looban ko, nandun na nga mangyayari yon dahil ito ang kalooban ng Diyos.
At sabi nga, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak, sabi nga ng Panginoon. At muli, maraming salamat sa mga ganong pagpapala, sa mga hindi namin na-expect. At sa patuloy na pag-iingat niya sa amin, na muli, kahit sabi nga, kahit linggo-linggo kami nagpapasalamat, nagpapatotoo sa alam natin na napakadelikado sa labas, lalo-lalo na ang pagdadrive, lalo na ngayon, halos nandito na lahat, may nandiyan na yung school, nandiyan na rin yung mga government na pumapasok na, at tapos na rin bakasyon yan, at alam natin, busy-busy ang mga tao dito dahil sa, parang ang pagkaintindi ko, ito yung pinaka New Year nila, kaya yung iba, dahil sa Panginoon, patuloy na pinangahawakan ng aming mga buhay habang kami nagdadrive sa labas, lalo-lalo na kasama ko yung mga anak ko, at papasalamat ako sa Panginoon at palagi niya kaming iniingatan, palagi niya kaming ginagabayan sa bawat paglabas namin sa tahanan to. At muli, darako tayo sa exhortation. Sabing, ang title po, Never Doubt, Just Believe. Sabi. At alam po natin na bilang isang Kristiyano, kahit kailan hindi pwedeng magsama ang doubt and belief. Believe, sabi. They are extremely the opposite, sabi niya. Alam po natin, kahit gaano pakatiting na doubt, nawawala yung belief mo sa sarili mo sa Panginoon. At hindi dapat, bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat magkaroon ng kahit katiting o kalit-liit ang doubt, lalong-lalo na sa paniniwala natin sa Diyos, sa pananampalataya natin sa Kanya. At yun ay sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu. Dahil kung sa sarili lang tayo aasa, hindi natin maabot ang mga ganung bagay. Kailangan palagi natin mauna ang Diyos sa atin palagi. At siyang maggagabay sa bawat gagawin at iisipin natin. Alam niyo mga kapatid, isang halimbawa nito ay isang sa isang hearing. Sabi nga, ang saksi ay pinanunumpa, sabi nga, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Napaka-importante ng role ng isang saksi or witness na tinatawag sa English. Pwede siyang magpahamak, pwedeng magpanalo ng isang kaso dahil sa isang witness o saksi. Sino ang nasasakdal? Ang nasasakdal ay ang Panginoon. Ano ang sakdal? Na siya ay bulaan o hindi tunay na Diyos. Itong naihalimbawa ko sa inyo tungkol sa hearing, tungkol sa Panginoon. At sino ang mga saksi? Tayong mga Kristiyano. Tayo ang magpapatotoo sa Diyos. Bawat sasabihin natin, bawat ikikilos natin, ito ang magpapatunay kung bulaan o totoo ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, napaka-importante na role ng isang Kristiyano. Hindi pwede niyo sang italo sa kaso. Pwedeng italo ang Diyos at hindi maniwala sa inyo ang mga ibang tao. At sino ang mag-uusga ang mundo? Ang mundo na nanonood at makikinig sa ating mga patotoo, siya ang magsasabi kung totoo ang Diyos na ating sinasamba o ating tinataas. Dahil kitang-kita nga, sabi ko sa inyo, dito makikita kung bilang isang witness, kung kapanipaniwala ang inyong sasabihin o ang inyong gagawin. At nawa, naniniwala ako sa atin bilang napakaliit na lipon dito, at alam kong kaya ako nandito dahil naniniwala ako na tama ang ating ginagawa, tama ang ating pananampalataya, tama ang ating paniniwala. Kung natatandaan niyo mga kapatid, mayroon ng katuwaan nga dito sa na-research ko sa internet. May mga binansagan sila si, kung naalala niyo, si Doubting Thomas, sabi nga nila. Isang halimbawa sa Biblia na isa sa mga pinaka-importanting halimbawa sa Biblia si Thomas. Kung paano sabi nga sa John 20:27, then saith he to Thomas, reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust into my side, and be not faithless but believing, sabi niya. Ang pangyayaring to ay itong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At nagkataon na sa unang pagpapakita niya sa kanyang mga disipulo ay hindi nakasama si Thomas, naka-witness na
na nakita nila si Jesus Christ na nabuhay muli. At bagamat sinabihan siya ng mga kasama niya, mga disipulos na buhay ang kanilang Panginoon, buhay ang ating Panginoong Yeso Kristo, si Thomas ay nag-doubt. Sabi niya, hanggang hindi ko nakikita, hindi ko maniniwala. Sabi niya. So, isang halimbawa si Thomas na para bang ang nangyari sa kanya eh. To see is to believe muna bago believe is to see. Bilang mga Kristiyano ngayon, tayo ay naniniwala at makikita natin ang lahat ng mga bagay. Ito ang kabaligtaran nung sa sanlibutan na to see is to believe, mga kapatid. At sabi nga, hanggat hindi niya nakikita, hindi siya maniniwala. Yun ang nangyari kay Thomas. Doubting Thomas, sabi ng mga ibang Kristiyano sa kanya. Pag nakikita natin si Jesus sa ating mga kakilala o mga kapatiran, at dahil sa nakita natin at naniniwala tayo, that is a great blessing. Kasi pag nakita mo yung kapatid na blessed at alam mo sumusunod sa Diyos, blessed ka na rin mga kapatid, lalo na tayong mga magkakapatiran. It's a great blessing. Alam ko, nagpapatotoo rin kayo minsan na nakikita nyo yung kapatid na ganito, nabibless ako, nababanggit nyo ganun, mga kapatid. Nakikita natin sa ibang tao at nagsasabi sila na sila ay Christian, pero hindi naman nila may kilos o magawa ang sinasabi nila. Napakadaling sabihin ng isang tao na siya ay Kristiyano, pero sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga kilos, napakahirap. Ito ay isa sa mga masasabi ko na depende sa pagkaunawa at pagkabigay ng Panginoon na pangunawa sa kanila. Ito ay kung paano ipapaunawa ng Panginoon, paano sila i-guide ng Banal na Espiritu. Ito ang magtuturo sa kanila kung ano ang dapat na sundin at ano ang dapat gawin bilang isang mananampalataya. Hindi porket nakakabasa ka ng Biblia, naiintindihan mo. Kung wala kang revelation, wala lahat ang mga bagay na ito. Kaya patuloy tayo minsan na-inspire sa ating mga kapatid sa kanilang mga gawa, sa mga binibless sila. Ito ay isang pamamaraan na ikaw mismo nagiging witness kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao. At sa pagkaka-witness mo sa nangyayari sa iyong kapatid at nangyayari sa iyong sarili, palagi ko ito ay sapat na upang ikaw ay maniwala. Parang ganun kay Thomas. Sabi nga niya, to see is to believe. Bagamat tayo, in realidad, nakikita natin ang nangyayari o ginaganap ng Diyos sa buhay ng ating kapatid kung ano siya, anong gagawin ng Diyos sa kanya. So, ang sinasabi ko, kung ako nakikita ko ang isang kapatid na nabibless, nakikita ko nagiging matuwid ang kanyang pamamaraan ayon sa Panginoon, ako ang witness sa kanya. Nakikita ko ang buhay niya. So, doon pa lang, hindi mo na kailangan pang to see to be, dahil nakikita mo na eksakto yung realidad na may gumaganap ang Diyos sa kanya, na gumagalaw ang Diyos sa kanya. So, ano pang i-unbelieve mo, ano pang magiging doubt mo na buhay ang Diyos? Amen. Dahil sa mismong kapatid mo at sa sarili mo, nakikita mo nangyayari sa iyo. So, sa mga ganong pagkakataon, hindi mo na kailangan pang makita pa ang Diyos. Dahil alam mo, ang Diyos ang kumikilos sa kapatid mo, ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Ito ang binabanggit dito na never doubt and just believe. Sabi niya, dahil mismo tayo, realidad, nakikita natin sa ating mga kapatid ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. So, ano pang kailangan gawin ng Diyos para maniwala tayo sa Kanya bilang isang mananampalataya? Tandaan natin, mga kapatid, don't give up sa ating mga kapatid na, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Dahil ang Diyos may sarili siyang pamamaraan, may sarili siyang oras na dapat sundin. Amen. At isa na rin to, bagamat hindi sa ibang tao, hindi natin nakikita kung anong ginaganap ng Diyos. Kasi bilang isang tao, minsan hindi mo kayang i-brought out lahat kung anong nasa puso mo. May mga laman dyan sa puso mo na hindi mo pwede sabihin sa kapwa-tao mo, kundi sa Diyos lamang. So bilang isang tao na hindi kayang i-sabihin sa iyo, ipakita sa iyo ng iyong kapatid, sapat na maniwala ka sa Diyos. At tandaan natin, mga kapatid, binilin nga ng Diyos. Mas blessed ang taong
hindi nakakita pero naniniwala. Amen. Amen. That's right. Amen. That's right. Amen. Please God. Tandaan din natin mga kapatid, isinulat ang Bible para paniwalaan at hindi para pagdebatihan. Hindi sinulat para pag-awayan, isinulat para paniwalaan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. To believe leads to life. Pag binaligtad natin, unbelief leads to death. Kaya ang gusto ni Satan ay huwag tayong maniwala. Gusto niya magduda tayo palagi sa Diyos. Ito ang kanyang mga agenda ng ating kaaway. Sabi nga ng Panginoon, stop doubting and believe, sabi niya. Bilang isang Kristiyano, hindi pa ba sapat yun na paniwalaan natin ang sinabi ng Diyos? Sinasabi natin na niniwala tayo sa Diyos pero hindi natin pinapaniwalaan ang bawat salitang sinasabi niya. Di ba ito ang sabi niya kay Thomas? Na sabi niya, stop doubting and believe. Pero tandaan niyo, sa bandang huli, malalaman niyo kung ano story ni Thomas. Kung ito ang sinabi niya kay Thomas na stop doubting and believe, nangahulugan lamang na ito ay totoo at nasa tao na lamang ang desisyon kung maniniwala o hindi. It's only a matter of decision. Magduda ka lagi o maniwala ka sa kanya. The great lesson that we can get from the story is to stop doubting and believe. Ito ay utos. Kung ito ay inuutos ng Diyos bilang isang Kristiyano na naniniwala sa Diyos, ay kailangan natin sumunod. Ito ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Sumunod at maniwala. Hindi kahit katiting na doubt, tanggalin natin, mga kapatid. It is doable because Jesus says so, ang mga ganitong bagay. It is only a matter of decision not to doubt. It is only a matter of decision to believe. Halimbawa na lang, mayroon kayong, tulad natin, tayong mga nagtatrabaho sa abroad, minsan naranasan ko rin na mag-isa sa ibang lugar. Palagay nyo kaya, sabi nga, halimbawa na lang sa mag-asawa, sa iba natin mga kapatid na nag-iisa dito, palagay nyo kaya ang asawa nyo ay naniniwala sa inyo na gumagawa kayo ng tama habang kayo nasa malayo. Isa na ito sa halimbawa na ang asawa nyo ay naniniwala sa inyo na hindi kayo gagawa ng anumang ikasasama ng inyong pagsasama o inyong bilang mag-asawa. Ito ang desisyon ng buhay ng isang tao na kung saan na magda-doubt siya sa inyo o maniniwala siya sa inyo. Ito ang magiging basihan nyo sa bawat isa, ang panunumpa nyo. Dahil kung ano ang magiging desisyon ng bawat isa sa inyo, ng asawa mo o ikaw, ito ang magbibigay ng impluensya sa bawat gagawin nyo ng mag-asawa. Ito ang magbibigay ng kaulugan o anong mangyayari sa buhay nyo. Kung ang asawa mo magda-doubt sa inyo, palagay nyo kaya anong mangyayari sa buhay nyo bilang mag-asawa. Siguro palagi na lang kayo ng away, palagi na lang. Ito magiging, ma-influensya ang pagkakaroon ng doubt sa isang relasyon. At magkakaroon din ng laman kung asawa mo o ikaw ay maniniwala sa bawat isa sa inyo. Ito ang pinaka-simpleng example na rin na kung anong pagkakaiba ng doubt at paniniwala. Malaking influensya sa buhay ng isang tao ang pagkakaroon ng doubt. Isipin nyo sa araw-araw na buhay nyo, kung ang kumpanya nyo rin, kung ang amo nyo may doubt sa mga ginagawa nyo, palagay nyo anong mangyayari sa inyo. Napakalaking impluensya ng pagkakaroon ng doubt, hindi lamang sa pananampalataya, ganun din sa araw-araw na buhay natin. Pero tulad na sabi ko, ang desisyon ay nasa tao, nasa kung paano siya magdesisyon, kung maniniwala siya o magda-doubt siya sa tao o sa Diyos. Pero pag nag-decide ka na maniwala ka, palagay nyo anong mararamdaman nyo. Kayo ay payapa. Pag sinabi nyo sa akin na niniwala ako sa iyo, sweetheart, na hindi ka gagawa ng anong bagay, palagay nyo yung nagsabing ganun, hindi siya. Mag-iisip pa ba siya? Ito ay magiging payapa sa kanya, unang-una sa physical na lang. Wala siyang iisipin, walang stress, payapa siya. Hindi ba ang benefits ng pagiging paniniwala sa o pagbibigay ng tiwala sa katuwang mo sa buhay,
payapa ang magiging relasyon nyo. Di tulad ng may doubt siguro, kada oras na lang, kada minuto tumatawag sa inyo. O kada ano na lang, eh, may text kayo na, asan ka na? Lalo na ngayon sa technology ngayon. Baka sabihin na, sige nga, video mo yung buong paligid kung nasaan ka nga. Eh lalo na ngayon, yung mga cellphone, natitrace nyo kung nasaan yung may hawak na cellphone. Mga ganung bagay, palagay nyo kaya pag may doubt ang isang tao, eh, magiging payapa ang buhay niya. Hindi, mga kapatid. Kaya, unang-una tayong tinuruan ng Panginoon na just believe, sabi niya. Then you will see. Palaging ganun ang hikayat ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya bagamat napakaliit na word sa atin ng, ibig sabihin yung, hindi maliit na word, madaling sabihin yung napakaliit na doubt, napakalaking perwisyo, napakalaking impluensya ang magiging decision bilang isang Kristiyan pag nagkaroon ka ng katiting na doubt. Tulad na pag sinabi ng Panginoon na makapagpapagaling tayo, maniwala ka. Pero minsan sa buhay ng tao, hindi natin maalis na mag-isip. Bakit yung taong yun, halimbawa sa mga nangyari nga, mga kakilala natin, sabi nga ng Panginoon, di ba maniwala tayo na makapagpagaling tayo ng tao. Pero bakit minsan nawawala sila o sabi natin nagpapahinga na sila. Minsan nasabi natin na biro mo, napaka-straight ng taong yun, napaka-bait ng taong yun, naniniwala sa Diyos, pero bakit siya namatay? Minsan may mga katanungan tayong mga ganon. Isipin nyo mga kapatid, doon pa lang sa inisip nyo yun, yung katiting na doubt na sinasabi, binibilang na doon yung doubt na paniniwala sa Diyos. Minsan nadudulas lang, hindi mo masabing nadulas ka dahil sa inisip mong yung mga ganong bagay, nagkakaroon ka ng doubt sa Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon may sariling oras, may sariling pamamaraan. Hindi natin hawak yung future, ang Diyos ang may alam kung ano yun. Kaya, bakit pa tayo mag-iisip ng mga ganun bagay kung kaya naman natin mag-isip na may plano ang Diyos kaya ganun. Kaya tanggalin yung anumang doubt bilang isang Kristiyano sa buhay natin. Napakalaking perwisyo, napakalaking impluensya ng pagkakadoubt sa Panginoon, sa paniniwala sa Diyos. Amen. Sabi nga sa inyo, pero kung gugustuhin ng Panginoon na buhayin tulad ni Lazarus, ilang araw nang patay, pero comfort Lazarus. Sinabi lang niya yun. Palagay niyo kaya, yung naaag na sa bangkay, hindi kayang buhayin ng Panginoon. Palagay niyo kaya, magagawa ng Panginoon mga ganun bagay na sabihin niya mga ganun. Palagay niyo, nagkaroon siya ng katiting na doubt para buhayin si Lazarus. Hindi. Yun ang kapangyarihan na tinuturo sa atin Diyos. Yun ang ini-encourage sa atin ng Panginoon. Nakatiting man doubt, sabi niya. Sabi nga niya, kung magkaroon lang nga kayo ng faith na napakaliit, na wala kayong doubt, kasing liit ng mustasa, buto ng mustasa, sabi niya. Patalon niyo. Pero ang ibig sabihin doon, hindi yung bundok ang tatalon. Baka mawala lahat ng bundok dito pag sinabing magkaroon lang ng faith na gano'n. Hindi ang tinutukoy nilang bundok doon. Kasi sa, ang sabi nga nila, sa Israel noon, pag sinabing gabundok ang problema, yung mga gano'n na pananalita, yun yung mga trials mo sa buhay, yun yung mga problema mo, kaya nabanggit yung bundok. Kaya ang ibig sabihin doon ng ating Panginoon, kahit kaano pa karami, gaano pa kalaki ang problema, pag wala kang doubt, kaya mo solusyonin lahat ng mga bagay na yan. Ni katiting, hindi ka magkakaroon ng problema. Kasi ang Diyos ang laging tama. Yun ang ating tandaan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Diyos. Naniniwala tayo na malulutas ang bawat suliranin. Yes, malulutas ang lahat. At yan ang sabi ng Diyos sa atin. Bilang isang Kristiyano, bawat salita ng Diyos, alam natin na naniniwala tayo. Pero, minsan sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng doubt. Sabi nga nila, tulad ng mga patotoo ng ating mga kapatid noong mga nakaraan, na bagamat napakadaling magturo, napakadaling sabihin, pag ikaw na pala yung nandun sa sitwasyon na yun, napakahirap tanggapin yung parang halos hindi yung malunok yung sinabi mo dahil dun sa doubt na yun, sa sinabi ng Diyos. Tulad nga ng patotoo ng ating kapatid kanina, kung ikaw ay may doubt sa Diyos na kaya niyang ingatan na lang yung mahal sa buhay, patotoo ng ating sister kanina, na alam natin na malayo sa kanyang anak at ang kanyang mahal na asawa, minsan hindi mo nga maalis na mag-doubt ka. Yung pinangunahan ka ng fear, na matakot na baka yung anak mo dahil nakaiwalay sa'yo, may mangyari. Pero sabi nga, don't doubt, sabi niya. Don't doubt God, na palagi mong hindi na sa pagdinalangin mo sa kanya, tapos na yun.
Kaya ng Diyos yun. Huwag yung nanalangin ka ngayong gabi, ingatan nyo po sana ilay yung salam. Tapos kinabukasan na naman, dahil iniisip mo na naman, pag-iisip mo na umaga, magdadasal ka na naman. Pag binigay mo sa Panginoon, tapos na. Isipin mo, siya nang bahala. At alalahanin natin bilang isang Kristiyano, naniniwala tayo, ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi mong, yun na sa Diyos, tapusin mo na doon. Kasi pag dinalangin mo uli, ibig sabihin meron ka pang natitirang doubt. Kaya dinalangin, kaya tinaas mo uli. Ipinalangin mo uli sa Panginoon. Dapat, pag sinabi mo sa Kanya, tapos na yung ano. Alam mo, binigay mo na sa Kanya. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin kasi lumalabas doon. Pag inulit-ulit mo, nagkakaroon ka ng doubt sa Panginoon. Is God? Sabi nga, ayun nga, sa, tulad na sabi ko kanina, pag nag-pray ka, hindi na pwedeng ulit-ulitin pa uli sa Panginoon. Pag inalay mo na sa Panginoon, alam niyang gagawin mo, at alam mo sa puso mo na malinis kang lumalapit sa Diyos, at malinis kang alam niya kung anong nasa puso mo, kung meron kang tinatago o hindi. Kaya pag alam mong wala kang tinatago, kahit, sabi nga lang, kahit ano pa yan, kahit ano pang hilingin mo sa Diyos, kung alam mong malinis ang yung layunin, malinis ang yung puso sa pananalangin sa Kanya, ang lahat ng bagay yung mangyayari. Sabi niya. Kaya alisin, bilang isang Kristiyano, alisin natin yung pag-worry masyado. Sabi nga niya, kung iniisip natin minsan tayo, bilang isang mga magulang, bagamat napakalayo pa ng future, halimbawa, tayo mga, may mga anak na palagi nating iniisip, paano kaya yung college ng anak ko, paano kaya mag-aral. Ito hindi nawawala sa buhay ng tao araw-araw, yung mga ganyang, lalo na sa pamilyadong tao. Paano kaya, saan na kaya siya mag-aaral susunod? Yung mga ganun bang mga pag-iisip, hindi mawawala sa tao, lalo sa isang magulang. Kaya sabi nga, ini-encourage ko yung mga kapatid na, ipagpasad sa Diyos natin lahat ng mga ganitong bagay. I-pray natin. Siguro naman, sa kung ikaw ay nasa tamang pananampalataya, pag itinaas mo ito sa Diyos, lahat ay magkakaroon ng matiwasay, in His perfect time, sabi nga ng ating Diyos. Gagawin niyan lahat bilang pag lumakad ka ng matuwid, sabi nga ng ating nakatanong ng kapatid, pag lumakad ka ng matuwid sa Diyos, walang imposible sa Diyos na gagawin sa iyo. Lahat mabuti. Lahat in His perfect time ang gagawin sa atin ng Diyos. So mga kapatid, just believe, sabi nga niya, believe in the Lord that He will answer all your prayers. And if the answer is no, still believe. Because it is the right answer. Di ba mas payapa tayo pag tinuldukan mo na kung ano yung tinaas mo sa Diyos? Mas magiging payapa ka, mas wala kang stress. Wala, ipagpa-Diyos natin ang lahat ng bagay. Hindi ko naman sinasabing, porque nagdasal ka, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka nakikilos, nasa bahay ka na lang. Bahala na ang Diyos. Hindi sa ganun pamamaraan, mga kapatid. Sana naiintindihan nyo ako. Ibig sabihin nyo, pinray natin sa Diyos. Tapos na yun, tapos i-work out nyo. Hindi ko sinabing, baka naman dinalangin mo eh, kailangan mag-college sa Amerika. Hindi mga ganun ba yung, alam mo kung anong limitasyon mo, alam mo kung hanggang saan ka. Ibig sabihin, kung anong tinaas mo sa Diyos, sa ganung katayuan mo, at alam din ng Diyos kung anong nararapat sa'yo palagi. That's right. Amen. Just believe, sabi nga niya. Praise God. Sabi nga, bilang isang tao, hindi tayo natatapos na mag-worry sa araw-araw nating buhay. Hindi ko man mabanggit lahat. Unang-una na nga, yung pag-aaral, tapos kung paano yung may mga niloan ka, may mga, hindi mawala sa buhay ng tao yung mga ganyang bagay. Kasi ginawa mo yun, nag-loan ka talaga. Talagang karapat-dapat mo lang na gawin. Hindi yung sanabi, sana mabura yung sa lista bangko yung mga loan. Hindi sa mga ganong pangamaraan ng pagdadasal, mga kapatid. Just start doing good things. Like saving money, for example. Hindi porket nga dinalangin mo, hindi ka na mag-save ng pera para sa future mga anak mo. Hindi sa mga ganun pamamaraan, mga kapatid. Sana naiintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin, mga kapatid. Ibig sabihin, pag sinabi mo sa Diyos ang pagkakalis niya, magiging matiwasay lahat. Pagdating ng araw na yon, may pambayad ka, makakapag-aral ng anak mo, lalakad siya ng matuwid ayon sa salita ng Diyos. Mga ganun mga positive na pamamaraan ang nakikita ko bilang isang tao.
na gagawin ng Diyos sa aking anak. Because worrying robs us happiness. Ito ang magpapaano sa atin. Ito ang magpapabagsak sa atin bilang isang Kristiyano. Sobrang doubt mo, minsan mawawala ka na sa salita ng Diyos. What is doubting brought out in our lives? Ano-ano ang mga naidudulot at pag-aalala sa buhay ng isang tao? Napakarami mga kapatid kung bibilangin ko ang lahat. Di ba pag warrior kayo, nagiging nervyoso kayo, unang-una. Pag ninenervyos kayo, nagiging mainitin ang mga ulo nyo. Nagiging maiksi ang mga pasensya nyo, mga kapatid. Sabi nga niya, kahit kumakain kayo, alos hindi kayo makain dahil sa mga iniisip nyo, sa sobrang worry. So pinapakita ko na sa inyo, mga kapatid, why worry, sabi nga, nandyan ang Diyos. Ito ang mga negative na ibigay sa inyo ng pagbibigay ng doubt sa Panginoon. Pag dinalangin mo na sa Panginoon, tapos na. Ayahan mo, basta gawin mo lang dapat mong gawin at ayahan mo ang dapat gawin ng Diyos para sa iyo. Gawin natin what is practical. What it needs to be done to solve whatever problems we have. Pray and leave it up to God and then have faith to achieve peace. Kasi kahit mag-alala ka ng mag-alala, di pa rin madudugtungan yan. So gawin na lang natin, gawin ng tama at manahimik ng payapa at ipagpasa Diyos ang lahat ng mga bagay. What can believing in God and God's Word can do for you? Dalawa lang po ang choice natin. Manampalataya tayo sa Diyos o magduda tayo sa Diyos. Ano ang nangyayaring benepisyo sa paniniwala sa Diyos? Sabi nga sa Mark 9:23, everything is possible for them who believe. Di pa ba sapat yun, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos na ganun? Everything is possible. Hindi niya sinabing one thing is possible. Hindi niya sinabing everything, lahat ng bagay. Lahat ng bagay posible sa Diyos. Basta maniwala ka lang sa Kanya. Pag nananampalataya tayo, everything ay magagawa ng Diyos sa atin. Kahit ano pang yan, pangyayari man yan, material man yan, lahat. Kaya nga sinabing everything ng Diyos eh. Minsan, hindi nga lang ayon sa ating ine-expect na timing. Kasi tandaan nyo, mga kapatid, sabi ko, kaya palagi kong pinagpipilitan sa inyo, ang Diyos ay may sariling oras. Ang Diyos ay may sariling timing. Hindi sa gusto nating mangyari. Minsan siguro nangyayari mga ganung bagay kung anong hiniling natin sa Diyos nangyayari. Dahil alam din ng Diyos, ito ang tamang oras. Pero don't expect na kung anong hiniling nyo, minsan narinig natin dito, mga kapatid. Mas higit pa sa ina-expect natin ang binibigay ng Diyos bilang isang mananampalataya. Sa dami na nagpatotoo sa Diyos, sa dami na nag-witness sa Diyos, palagi ko naman siguro, sa dami natin dito, sa araw-araw, so every Friday na nangyayaring nagpapatotoo dito, sapat na yun para maniwala tayo sa Diyos. Bilang maging witness ng Diyos, na siya ang Diyos na buhay, na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan at sa ang pinaka-importante lahat, ang buhay na walang hanggan na pinangako niya sa atin. Ngayon ang tanong ko, nakita niyo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Kung nakita niyo na kumilos ang Diyos sa inyo, sa ating mga kapatid, nakapagpabago ba ng buhay ng tao ang Diyos? Amen. Nakita niyo ba kung paano siya mag-provide sa atin? Amen. Sa ating mga pangangailangan? Amen. Nakita niyo ba kung paano siya tumugon sa bawat dalangin natin? Amen. Kung nakita niyo na, dapat katulad ni Thomas, nung sabihin niyang, my Lord and my God. Amen. Sapat na yun na maniwala tayo sa mga nakikita natin in realidad sa buhay natin. Sapat na upang maniwala tayo sa Diyos. Hindi lang sa kapatiran mo nakita, sa iyong buhay din. Palay ko naman, hindi tayo magtatagal lahat dito kundi rin nangyari sa buhay mo ang mga ganung bagay na himala ng Diyos at ginawa ng Diyos sa atin. Please God. Sabi nga nung biro mo, nangyari na lahat ng mga himala sa buhay niya. Tapos lumipas lang isang araw o after a year, ang Diyos na naman niya ang buhay niya. Pinaniniwala na naman niya sa sarili niya. May doubt na naman. Paano kaya mga ganun tao, no? Paano kaya sila, paano kaya mabubuhay? Parang yun yung sinasabi natin mga make believer siguro. Yun parang binibilang ko na ganun.
parang mga nakakatikim sila ng himala ng Diyos, pagkatapos nun mawawala. Mga ganong mga katayuan ng tao. Ibig sabihin ng pagkalipas ng ilan, nakakalimutan natin yung mga himala ng Diyos sa atin. Pag nakakita na kayo ng pagkilos ng Panginoon sa inyo o buhay natin, dapat isurrender natin lahat. Tapos na. Wala nang dapat pang binabalik-balikan. Wala nang idadalangin mo uli. Pag mga ganong pagkakataon, para bang nagiging paulit-ulit ka na lang, hindi ka na umaangat. Sabi nga yun. Sabi nga sa Hebrews 12:1, wherefore seeing we also compasses about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth with that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sa dami ng nag-witness sa ating Panginoong Jesus, palagay nyo kaya hindi pa sapat na tayo maniwala sa Kanya? Kailangan pa ba natin mag-doubt? Magbuhat sa kapanahunan pa niya, hanggang ngayon gumagawa siya ng para lang tayo bilang mga pinili niya ay maniwala sa Kanya. At magkaroon ng kahit katiting na doubt. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos at nawa hindi mabaliwala ang lahat ng mga ginagawa sa atin ng Diyos, ang mga milagro niya, ang mga himala niya sa atin, ang mga ginagawa niya sa ating mga buhay. Siguro na wala dito sa ating mga kapatid na nagsisisi bilang ng ating pananampalataya dito. Nawa lahat ay iisa ang ating layunin na maniwala sa Diyos. Hindi na natin kailangan pang makita. Maniwala lang tayo sa pat na yun na susunod na ipapakita ng Diyos sa atin. But better, sabi nga niya, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sabi nga ng Panginoon sa atin, but better to see to believe, believe to see, para makita nyo. Amen. Those that see, believe, but those that believe, see. Kailangan manalig ka muna bago mo makita. Ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos, pananalig lang mga kapatid. Nawa, isa man sa atin ay i-practice natin o pilitin natin o gawin natin na huwag magkaroon ng kahit katiting na doubt sa bawat idalangin natin sa Diyos, sa bawat pananampalataya natin sa Diyos. Praise God at hanggang dito na lang po mga kapatid. Salamat sa Panginoon.